Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, ay meron tayong special guest from Centennial College, and i-share niya sa atin yung ma-experience niya studying in that specific school. So let's all welcome Joward Gonzales. Hi, Joward. Kumusta? Hello. So far, summer ang background mo, ha? Pero napakalamig dyan sa Toronto. Ay, may heater eh. Hindi, makaka-adjust ka naman kapag matagal ka na dito. So, introduce mo naman yung ano mo, sarili mo, like short background lang. Sige, yun. Ako nga, si Joward Gonzales from Philippines. My profession in Philippines ay software developer. Then, I came here sa Canada to study a one-year program, which is a postgraduate program, project management, which just ended last December. Then, we'll be taking my postgraduate work this 2023. Yo, naks, graduate na. Yeah, 8 months. Okay, upasan natin yung mga tanong. How's your study life experience in Centennial College sa one-year na program mo? Mix siya eh. So, at first, sa unang semester, parang ano ka, parang pressured ka. Kasi, you know, bago ka sa international school, tapos ang dami mong iba't ibang classmates, then, di ka pwede mag-Tagalog. Kasi sa program ko, ako lang yung Filipino. So, ayun, medyo naging introvert ako for a while. Tapos medyo nahirapan ako mag-catch up sa mga assignments. Kasi medyo, di ba tayo, medyo grade conscious at first. Pero as time goes by naman, na-adapt ko na yung pagiging so-so lang sa mga ano. So, nung second semester, mas naging light para sa akin yung experience. Then masaya na. Then pagka-graduate ngayon, tapos na parang namimiss mo rin siya mag... Yeah. Pero before coming to Canada, after ka nag-study nung bachelor's degree mo din, nag-study ulit dito sa... Exactly 10 years. 10 years. Oh, 10 years work experience. And then 10 years din yung gap from your bachelor's degree and then yung program mo dito sa Canada. So, how's the adjustment within that 10 years na, you know, walang study or, yeah, hindi ka nag-aral ng panibagong program? Depende siguro sa tao yung adjustment. Sa akin, hindi naman. Kasi, halimbawa, sa profession namin, medyo nag-research din kami. So, continuous study. So, hindi mahirap yung transition. Pero, syempre, ang kaibahan nun, sa work, isa lang yung nire-research mo. Pero pagdating sa school, 7 subjects ka nagre-research. So, ang ano doon, kagandahan naman na nag-work ka na, may experience ka na sa work, is meron ka ng time management, yung self-discipline mo, kaya mo na. So, ayun, I think kahit 10 years siya, hindi siya mahirap. So long as may na-develop ka na professional discipline, professionalism. Yeah. Yeah, true. I mean, I think depende yun sa tao. Kasi merong iba kasi na may mga nababasa ko na sa mga like pages sa Facebook na merong mga international students na hindi nasanay mag-aral. So, nasa stress sila pagdating sa school. Na dito sa Canada, nag-aaral ulit. Like, hindi na nila kaya pagsabihin yung work plus yung mga assignments and then quizzes, which is mahirap din, and then exams. But I think it depends kung paano mo talaga i-handle yung like time management. I think kaya naman talaga siya. And yeah, maka-adjust naman talaga. So yun. Kaya pero mahirap, no? Yeah. So, second question. What do you like about studying in Centennial College? Like, based sa one-year experience, ano yung mga memorable experience mo sa Centennial College? I think memorable sa akin yung second semester kasi nagkaroon ako ng mga classmate na Filipino, yun, yung mga tropa-tropa. Tapos, yung Centennial, siguro sa service, gusto ko yung service. At least for me, wala naman ako sa kanyang encounter na, halimbawa, for example, yung grades, I mean, yung program ko, nag-change program kasi ako from with co-op to non-co-op. So, ako, late ako magpasa. So, kahit late ako magpasa, kinabahan ako kasi magtatapos na yung grading, tapos hindi pa ako na-convert. Tinawagan ko lang sila, then na-resolve naman agad nila yung issues. So for me, yun, gusto ko sa Centennial is yung service nila. Then maraming rental
maraming for rent dito nearby sa Centennial kasi sikat siya for international student. Tapos, for me, yung ano rin, yung sa university, marami siyang canteen, pantry, marami siyang vacant rooms. So, kapag gusto nyo mag-research or kumuha lang kayo ng room doon, for sure, walang gagamit noon kasi sa laki nga ng university. Ayun, tapos maganda rin yung library nila, may kanya-kanya ring room for you to study sa group. Yun. Then, hindi rin problem yung, gusto ko rin sa Centennial, yun, doon hindi ko nagamit ah, pero gusto ko rin sa Centennial yung merong, pwede ka manghiram ng computer. Mm-hmm. Yeah, for your study, then, and then, all over the school, marami rin mga free computers yun, or... na pwede yung magamit. Oh, free. Pero siya for a year mong gagamitin or kung kaya naman yung solid kung walang matatapos. Pero, first come, first serve. First serve basis yun. Mm, I see. And then, yung program mo ay hybrid ba yun with online and then on campus? Hmm. Yun din. Meron, yun. Maganda rin yun na online and on campus. Pero make sure na more than 50% yung on campus. And hindi ka magbabase sa number of subjects. Magbabase ka sa number of hours. So, kung yung isang mong subject is 5 hours, consider mo yun kung itotal mo yung both hours mo. More than 50%. Okay. Okay. So, ano naman yung, like, hindi mo nagustuhan sa pag-aaral sa Centennial College? Like, meron ba? Meron. Siguro masasabi ko yung ano, madali mag-aral, pero mahirap yung group activities. Kasi yung, ano, yung members, syempre different priorities. Pakatotoo tayo, yung iba, nag-aral talaga for work. And talaga pinanindigan nila na work lang sila. Like, hindi sila umati ng classes, and nagpapasa lang sila ng assignments. So, minsan delayed pa sila sa mga group activity, group assignments sa contribution. So, yun yung pinaka-ayoko, yung stressful doon sa part na yun. Kasi may work ka rin eh. So, iba-iba ka ng schedule. Tapos mo na yun sa'yo, nag-worry ka pa na hindi nyo maipasa kasi iba wala pa. Then you really have to check. Iba kasi nagpa-plagiarize. Copy-paste lang talaga kasi nga wala na silang time. So, ayun. Yun ang mahirap kasi iba-iba talaga kayo ng priorities. Kailangan mo i-manage yung sarili mo ng priorities, sarili mo expectations sa grades, yung mga goals mo sa grades, mag-a-adjust talaga. Yeah. Totoo yun. Na-experience ko rin yun. Kasi iba naman, iba-iba naman din talaga ng priorities. Huh. Masaya din naman in a way na na-learn mo yung iba-ibang culture, right? Ng iba-ibang tao from all over the world. And yeah, nagkakaroon tayo ng idea kung paano ba sila sa pag-aaral and then also sa workforce kasi nga nagpa-part-time work din tayo. So, yeah, iba-iba yung priorities ka lang. And then, kumusta naman yung like grading system sa Centennial College? Like for example, as you mentioned, may mga group work. So, paano ginigrade dan ng professor if, is it per individual contribution dun sa group nyo or as a group, paano yun? Mostly, yung mga group activities, one grade lang yon. Kaya sinasabi ng mga professor sa amin, sa start pa lang, choose your group mates. And sinabi, sa start pa lang, sinasabi na niya na kung hindi nag-work yung isa mong kagrupo, remove it kasi isa lang kayo ng grade na matatanggap. But some certain professors na kinoconsider nila yung individual. So, ang ginagawa nila is 60% is group. Then 40% nung ano is by individual. So sa mga group work, ilalagay mo yung mga contributions kung this part kanino. So ayun. Then meron din kaming tinatawag na evaluation at the end. So you will evaluate yung mga ka-groupmates mo kung how sila nag-perform during the semesters. So yun. So depende sa professor but mostly one grade for all. So choose your group mates. Yeah. I see. And madali ba yung mga subjects mo like for your sa opinion mo is doable naman siya, manageable naman siya, makakapasa ka ba? Kasi I think yun din yung worry ng ibang mga international students na pupunta pa lang sa Canada, like makakapasa ba sila dun sa subjects or sa course nila? Ako for me madaling pumasa kasi 50% ang passing grade. 'Di ba? And also, kung nag-aral ka sa Pilipinas, sa mga schools or post-secondary, tama, pag after high school, mas mahigpit sila, mas marami silang rules, di ba? Pero dito sa Canada,
ang napansin ko is mas ano sila, approachable sila, mas kaya nila mag-adapt mm-hmm. sa'yo. Kung sinasabi naman nila kung hindi ka makakapagpasa agad, tell them na at least 2 days ahead. Kung hindi ka makakapag-exam, sabihin mo agad sa kanila na prior to your examination date. Ayun, so for me, makakapasa ka talaga kasi number one is 50%. The number two, yung mga tasks talaga is madali lang eh. Kumbaga, hindi mo kailangan ng sobra kang, you know, malaman, makontent. As so long as meron ka talagang masasabi. Ang mahirap lang talaga dito na, kaya siguro ang dapat i-warn nila is yung tagtad ng assignments. So, mostly word. Ma-word yung mga assignments. Well, at least for my course. For my program, rather. Ayun. So, kaya naman. Basta masipag ka mag-send ng mga maraming paragraphs. Yeah, actually, compared sa Philippines, sa bachelor's degree natin, mas madali yung pag-aaral ng mga programs dito sa Canada, di ba? Like, for example, 1 year or 2 year program. Medyo hindi sila ganun ka-strict when I say, sa requirements, di ba? And mas maluwag sila. Mas flexible din yung mga professor. Like, for example, for me, in my case, like, for example, meron certain days na hindi ako makapunta sa school or makapag online class, then sabihin ko lang ng professor, like, ano ba yung pwede kong gawin to make up for that specific day? So, the professor said na pwedeng mag-special assignment. So, ganun. So, very flexible naman yung mga professor when it comes to that. Kung may, especially kung may mga emergency kayo. And then, ano naman yung like tips mo sa mga aspiring international students na gustong makapag-aral din sa Centennial College? Okay. So, gusto makapag-aral or sa mga nag-aaral na rin? I think both. Yeah. Oh, sige. So, siguro sa pag-aaral, kunyari nag-aaral na sila, yun nga, sinabi ko kanina, choose your members. Kasi yun talaga yung nakaka-exhaust. Yun lang. Tsaka, ano pala, sabihin, nakalimutan ko lang sabihin, siguro naging advantage ko yung remote work kasi ako sa Philippines. So, minsan, na-adjust ko yung schedule ko para sa kanila. Like, kapag hindi pa sila nakakapagpasa ng assignments. Pero, yeah, kapag fix yung schedule mo sa work, sobrang hirap, mas mahirap yun na i-handle yung mga delayed na mga contributions ng mga ka-groupmates mo. So, yun, always, ano, be careful sa pagpipili ng mga ka-grupo. And also, dito, plagiarism is a crime talaga. So, meron instance na sa school namin, merong nireport. Like, merong security sa class namin. Tapos, merong certain people na na-report for plagiarism. Tapos, zero out talaga nila. Pag yung mga professor, dami ko nang kakilala na zero out dahil na-detect yung work nila as ano, nasa 90% or 100 plagiarized. So, yun. Then, I think sa mga aspiring din na mag-aral na sa Centennial pala, yung tuition fee, yung show money na sinasabi, hindi lang siya show money. Sa, like sa Centennial, napakabilis ng deadline ng tuition fee. So, nasa mid pa lang ako ng first semester. Parang July ata is ano na due date na ng second semester. So, hindi mo siya maiipon kung iniisip mo na sa second semester pag-iipunan mo pa yung tuition mo. So, dapat prepared ka na doon. Yung money mo, hindi lang siya show money, kundi ready na siya na pwede mong gastusin. Ayun, so far yun. Yeah, tsaka yung part-time work, hindi talaga kaya ng part-time work na parang mapag-ipunan mo yun for the next semester na tuition fee. Hindi talaga kaya ng part-time work. Kasi yun yung parang... Mahirap mag-work. Oo. Tsaka yun din yung inisip ng ibang international, I mean, papasok ng international students na kaya naman ng part-time work yung pag-iipunan for the next semester, which is hindi talaga kaya. Especially na, yung time din na, kahit nasabihin natin na ngayon, pwede na mag-work full-time yung mga students, but hindi pa rin kaya ng schedule kung full-time student ka, tapos mag-full-time work ka din. Parang very exhausted ka nun. Kaya, ayun, hindi talaga. Kailangan mong mag-budget and then, kailangan may allotted money ka na before ka pumunta dito sa Canada. Tsaka nakapag-work kasi ako for a month. Well, 8 days sa Tim Hortons. So, I was like,
kala nila mabubuo nila yung 20 hours. Like, o sabihin natin full-time ka, pero kasi ang dami rin, kung depende siguro sa job ha, na mapapasukan mo. Pero for, let's say, sa mga Tim Hortons, nag-work ako ng for a month, hindi kasi maibibigay sa iyo yung maraming hours kasi marami rin kayo nagpapalitan. So, kung gusto mo, magpapag-double job ka, which is mas mahirap, tatlo na yung minamanage mo. Schedule, syempre kailangan mo rin ng schedule ng class. Kaya marami lang ako nababasa sa Facebook na nagfe-fail eh. Mm-hmm. Kapag ano, siguro sa time management. Ayun pa, yun, sa inyo, benefit nyo yung advantage nyo yung wala na kayong pamasahe, di ba? Like, kasama sa school. Ah, kasama siya sa tuition fee. Oo. Tuition. So, sa amin, ano pa yun? Kasama pa yung sa expenses mo. Mm-hmm. So, $320 dito. Wala naman discount. Mas walang discount? Meron kapag mag-monthly pass ka. Pero yun yung kung pag-lagi ka nasa labas. Yeah. True. So, ano naman ngayon, since tapos ka na sa one-year program mo, ano yung plans mo for this year? Mm-hmm. Before, ang inano ko lang kasi siya, pinlano ko siya. So, before pa matapos yung program ko, like by November, ang tapos ko December, nag-apply na ako ng mga related sa work, related sa profession ko sa Pilipinas, hindi related sa pinag-aralan ko. So, pwede naman yun. So, yun, na-hire na ako as software developer. Then, yun, gagamitin ko yung PGWP ko for that. So, I plan to kasi since 1 year lang ako, I'm, in-expect ko na 1 year lang din yung work permit ko, no? So, ang plano ko is to take the provincial nomination program. Kasi, ayun, sabi nga, mas malaki yung assurance na in a given 1 year time, mapi-PR ka for provincial nominee kasi 600 yung ibibigay. So, yeah, so you're hoping for, like, ma-nominate ka for the PNP program. Which specific province ang in-aim mo? Sa ngayon, since yung employer ko is nasa Alberta, so meron silang pathway doon na Alberta Tech Pathway, so for profession na nasa IT industry, engineering. So, ayun. Express din siya. So, may nabasa naman ako ng mga days lang nagkakaroon na ng mga notifications. Ayun. Yun kasi talaga, very risky 1 year. 1 year. Yun talaga. So, before kayo pumunta dito, kailangan meron na kayong pathway na plan, di ba? Kung paano kayo magiging permanent resident dito sa Canada. So, marami naman na pagpipilian, I mean choices, but kailangan nyo talagang planuhin yun even before pa kayo pumunta dito sa Canada. Kasi sobrang bilis lang ng panahon dito sa Canada. Like, for example, Joward, tapos na siya ng 1 year program. Ako rin, tapos na ako ng 1 year, but 2 year program ako, so meron pa ako another year sa college, but still, sobrang bilis lang talaga niya, guys. Kaya kailangan, ready na, like, after, or even before graduation, meron na kayong plan kung paano nyo ma-strategize yung permanent residency nyo dito sa Canada. Like, for example, for us, since kasama ko yung husband ko, so, for now, since hindi pa ako tapos sa pag-aaral, so siya yung main applicant for the permanent resident application, but we took like the express entry and then OINP na para katulad kay Joward, but it's Ontario PNP program. So yun, so guys, if meron na kayong mga like idea, so kailangan nyo talagang i-plan ahead kung ano yung magiging strategy nyo. Yep. Example, meron mga promise tips lang din, may mga promises yung Canada. For in my case, like 1 year lang ako, 1 year work permit. May mga promise yung Canada na mga change ng program, ay change ng rules. Huwag nyo siya agad asahan. Kasi diba, ilalabas ngayon yung news, ganito daw implementation, pero delayed din sila mag-implement. So kung ano na yung mga nakita nyo, mga opportunities na ready, grab lang ng grab. Especially sa mga 1 year program with 1 year PGW. Kasi you cannot tell the time. Yeah. By the way, ano ka ba? Like, do you recommend na mag-work with a tawag dito yung immigration lawyer for like the permanent residency? So, for my permanent residency? On application, do you recommend? Especially sa yun na 1 year program yung PGWP mo or something? Depende sa tao. Kasi kung, alam ko, ikaw marami kang work, may family ka pa sa Philippines na sinusupport, maraming occupied talaga yung brain mo, kumuha ka ng consultant or immigration lawyer
na mag-guide sa'yo. Kasi, but for me, kasi, kaya siya naging optional for me. Kasi, ano, meron akong mga time to do my research. So, even na sa Philippines pa lang, DIY ako sa pag-apply ko dito sa Canada kasi may time ako. And also, hindi rin ganun kakomplikado yung papers ko since solo. Like, individual or single applicant. So, yun. Kasi ang gagawin din naman ng consultant is, yeah, ikaw sasuggest sa'yo ng pathway, tapos ikaw pa rin maglalakad ng mga papers. Right? So I suggest, yeah, kung may pera ka, and also kung occupied ka, and hindi ka ganun ka, may mga tao kasi hindi talaga ma-research. Right? Kumuha ka na ng immigration lawyer or consultant. But if you're a type like me na mahilig mag-research, gusto mag-DIY, and hindi komplikado yung papers, kaya mo naman, researchable eh, kasi each province has its own website, provincial nomination, nandun na rin yung requirements, and mga eligibility requirements. So, ayun. Yun yung tip ko. Mm-hmm. Yeah. So, kung kaya naman i-DIY, then i-DIY. Pero kung, for example, depende sa tao. Kung, for example, yung tao is hindi talaga sabi mo ma-research, then pwede kayo mag-hire ng immigration lawyer. And also, meron din mga immigration lawyer na per hour lang siya. So, for example, may certain tanong ka lang, then i-consult mo lang siya for that certain hour. Hindi kailangan na, like, bayaran mo na siya for the whole, like, package, yung mga package na sinasabi na lang, like, hanggang ma-PR ka, that's parang, meron silang certain na gano'n na packages and malaki yung amount na kailangan. But, meron din naman consultant na per hour siya. So, it can be, you know, one of your choices. Diba? Tsaka may advantage din pala ang DIY. Kasi ang napansin ko, may mga nirecommend din sa akin mga immigration lawyer, consultant. Hindi naman sa ano, pero meron silang, alam, when I ask about this provincial nominee program, hindi nila alam. So hindi sila ganun ka-broad yung knowledge nila sa mga programs of different provinces. Madalas, kung saan sila naka-assign na province, saan sila nakatira, din yung alam nilang mga programs, but hindi as a Canada as a whole, hindi ganun. So, ayun, for ikaw, kung individual ka na naghahanap ka ng program, specific program around Canada, maganda is, own research first, then hire a consultant kung hindi mo talaga kaya. So, meron ka ng mga specific questions na pwede mo maitanong, then may assess pa rin kung alam nila or hindi. Yeah, true. And also, talking about like your PGWP pala, like ano yung process nung pag-apply mo ngayon ng PGWP? Ayun. So sa PGWP, ang una mong kailangan is yung graduation letter na tinatawag. Kailangan mo rin ng transcript of records. Tapos, kailangan mo ng, may form eh. I forgot yung pinaka-form. Pero, yeah, you have to fill out the form. Then, yun, yung tatlong yun. Tapos, yeah, online din naman yung application. So, yeah, ganoon lang siya kadali. Yung completion program matagal eh. So, like December pa yung tapos ng class ko. Pero by January 20 pa ata lalabas yun. Yun sa school. Then, you have to apply that in 90 days. May condition sila ng 180 days. Pero ano pala yun, merong catch. Which is napanood ko sa Centennial. So, di ba, once ma-receive mo yung completion letter, apply ka within 90 days, para kapag na-submit mo and na-receive ng IRCC, implied status ka. But, kapag nag-apply ka from 91 days, within 91 days up to 180 days, you have to wait for your PGWP na ma-approve bago ka mag-work. Hindi mo matitake advantage yung implied status. Isa pang tip, dapat updated sila sa mga schools na mga seminar, webinar. Kasi ang mga schools may mga kanya-kanya rin immigration lawyer. So, halimbawa, kung ano yung nasa IRCC, kala mo yun na siya. Meron pa pala mga meaning like na hindi naka-state doon. So sila yung makakapag-explain nun. Katulad nun, akala ko 180 days, pero meron pa palang mga catch yun. So na-explain sa amin kung ano yung mga dapat gawin. Tsaka yung mga tips nila. Like, ngayon, habang wala pang completion letter, fill out mo na yung form. Lalo na kapag nag-work ka na. Kasi sa case ko, nag-work na ako, pero wala pa ako open work permit,
pwede yun. Kasi student pa rin ako so long as wala pa yung graduation letter, hindi pa siya available. So, pwede pa ako mag-work ng 20 hours or ngayon, di ba, full-time na. So, pwede yun. Pero once na available na si graduation letter, kailangan ko siya isubmit agad. Kaya naka-ready na rin yung form ko. So, pag nasubmit, hintayin ko siya ma-receive, in confirmation na na-receive nila, then yung paid status na ako. But pag hindi pa nila na-receive yun, kailangan ko mag-stop ng work. Kung one day, hindi na-receive, di one day, stop ako ng work. Pero mabilis lang naman daw yun. So, 1 to 2 days. Yeah, yung sinabi mo nga na kailangan within that specific time frame, kailangan mo ma-apply yung PGWP mo. Kasi kung hindi, meron kang gap sa work, di ba? Mag-stop. Gap. Yeah, okay. Yeah. So, ngayon, ano naman yung like, maybe last, you know, tips or suggestions sa mga international students or aspiring international students? Siguro, last tip sa mga aspiring international students. Kasi hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ako sa mga group ng Pinoy student something. Ang napapansin ko kasi talaga sa kanila, when they ask, wala pa silang nare-research ni isa. So, medyo, sorry to say, pero nakaka-disappoint ba tawag doon? Or, yeah, nakakalungkot isipin na, iniisip lang nila is Canada. But hindi sila nakakaroon ng research din. Umasa sila sa hearsay. So, mas nagiging komplikado yung mga ano nila. May mga nababasa ako, napapagawa pa sila ng note. SOP, then hindi na na-scam lang sila, hindi bumabalik. So, yung mga ganon. Important na, if may goal ka, syempre, you have to plan before it. Dapat meron ka ng, at least may mga research ka na kung anong pathway ang gusto mo, kung saan school ka, para malaman mo rin yung budget mo, kung saan ka mag-works, kung professional ka, kung saan province ka ba, magagamit may advantage mo. So yun, pinakamahalaga, since mag-aaral ka pa rin, research. As your ano man naman yun eh, preparation mo rin naman yun eh, na habang nag-research ka, so pag nag-aaral ka, puro research ka rin sa school. So sanay na sanay ka na mag-research. So, ayun. Then manage expectation. Kasi hindi siya, para siyang product, di ba, sa mga Shopee sa Pilipinas. So merong mga, ang laki ng variations ng expectation tsaka reality. Yan. Thank you so much, Joward Gonzales, our special guest from Centennial College. Thank you for today, Joward. Natapos din natin. 2023, actually guys, 2022 pa namin itong pinaplinano, but 2023 na talaga nangyari. And ayun, Joward, good luck sa work mo and sana meron tayong update mga maybe after few months mo sa work and then sa application mo for your PNP. And yeah, hopefully ay maging okay ang ating mga PR application and for our aspiring students, see you here in Canada. And thank you again for watching, guys. Hope you like this video and see you in my next vlog. Bye!